Hello mga FB friends and magandang araw sa ating lahat. And this morning, we're going to learn more about the three statements of forgiveness. Ayan, napakagandang topic, ano? Pagpapatawad. And alam nyo ba may tatlong kataga ang pagpapatawad? Ang una ay, alam kong nagkasala ka sa akin. Ayan, ina-acknowledge natin na tayo ay nakagawa na tayo ay nagawa ng kasalanan. Ina-acknowledge natin na tayo ay nasaktan sa mga ginawa ng mga tao sa atin. Ang ikalawang statement ay pinapatawad na kita sa iyong kasalanan. Kapag nagpapatawad tayo, we need to spoke it out. We need to verbalize ang ating forgiveness kasi ang hirap nung kinikimkim natin sa loob minsan, ano mo, yung kapag hindi ka nagpo-forgive. Yung ibang tao, masarap na yung tulog, masarap na yung kain, pero tayo isip tayo ng isip kung paano, ano kaya ang ginagawa natin niya ngayon, paano kaya tayo makakaganti. Alam mo yung pag hindi ka nagpapatawad, ikaw yung nababurn out, ikaw yung napapagod, ikaw yung tumataas ang presyon, ikaw yung nasasaktan, ikaw nahihirapan, ikaw hindi makatulog, ikaw lang ganang kumain, ikaw pa yung nagkasakit dahil di ka nagpatawad. So the second statement is pinapatawad na kita sa iyong kasalanan. So the first one is the acknowledgement, the second one is the releasing of forgiveness, at ang number three is inihahanda ko na ang puso kong saktan mo akong muli. Ang bigat, ano? Inihahanda ko na ang puso kong saktan mo akong muli. Kapag tunay tayo nagpatawad, kailangan makarating tayo dun sa pangatlo. Maging handa tayo na masaktan ulit ng ibang tao. Bakit? Because of the fact na hindi naman perfect ang mga tao. Magpapatawad tayo, masasaktan ulit tayo. Magagawan ulit tayo ng kasalanan dahil hindi tayo perfecto mga tao. So, importante yung tatlong statements. Number one, you acknowledge na meron nagawang kasalanan sa iyo at nasaktan ka doon sa mga bagay na yun. Second, you release the forgiveness. You release it verbally na pinapatawad mo siya. At minsan, hindi mo na kailangan kaharap siya para mo i-release yung forgiveness. Maski hindi mo siya nakikita, say it loudly, say it verbally, pinapatawad na kita. And number three, inihahanda ko na ang puso ko, saktan mo akong mali. Bigat, no? Pero kapag ginawa mo yon, tunay ka nang nagpatawad. Ayan. So, sana may natutunan tayo ngayong umagang to. So, maikli nating sharing and patuloy po nating i-subscribe ang ating channel, Mga Wisdom Mula kay Teacher Bess, at ating Facebook page, Mga Wisdom Mula kay Teacher Bess. I-share po natin ang mga video na to dahil alam ko po na meron ka mga friends sa iyong wall na maaaring nangangailangan ngayon ng ganitong mga advice na makakatulong ang panonood nila din ng video na ito. So, once again, the best is yet to come. Bye!